makapasa tayo dun sa mga exam and interview. Okay? Dapat ganun lang po yung ano natin. Meron tayong requirements, pasok tayo sa qualifications, at kailangan makapasa po tayo sa interview. Hi everyone, it's me, Ate Camille, and welcome back to my channel. So ngayon, ang magiging topic natin, maraming nagpa-comment sa mga videos ko na, Ate Camille, paano ba mag-apply ngayon? So may mga application pa rin ba? So yan ang sasagutin natin, kahit nakamask tayo today. Kasi hindi ako pasaway, kailangan nakamask talaga ako kahit nasa labas. So sorry kung hindi nyo nakikita yung aking face. Pero ang topic natin today is, may mga hiring pa rin ba dito sa Taiwan? So tumatanggap pa rin ba yung mga factory ng mga Pinoy? Yan. Ang sagot natin ay yes. May mga agency pa rin po na nagpapa-online application. So ngayon, ang dapat mong gawin is ayusin mo na ang iyong mga requirements habang may mga travel ban pa rin po. Kasi as of now, syempre nag-iintay pa rin tayo kasi as of now, July, meron pa rin tayong alert level 3. So ibig sabihin may mga travel ban pa rin. So after nito, kasi maganda na po yung nagiging sitwasyon natin dito sa Taiwan. Halos 20 a day na lang po ang naidadagdag, 40 a day na COVID cases. Hopefully, mag-open na po ang ating mga airport ngayon. Sana maging okay na yung travel ban. Sana malift na para makapasok na po dito yung mga nag-apply. So, anong dapat mong gawin ngayon? Ayusin ang iyong mga requirements. And then, second, i-add mo yung mga agency na bound to Taiwan. Na-share ko po yan dun sa mga last videos ko. I-check mo siya. I-like nyo yung page nila kasi kapag ganun, makikita mo yung mga hiring. So, tinatanong nila kung may mga height requirements. Yes po, meron. So, ang dapat mong gawin is i-add sila sa FB at ma-check mo yung mga posts nila. Kasi nandun po yung mga height requirements, yung mga kailangan mong mga requirements na ayusin sa pag-a-apply. So, ganun muna ang dapat mong gawin kasi minsan nakikita po doon kung may online application, kung meron silang online screening. So, ayun lang po yung dapat nyong gawin ngayon habang hindi pa kayo nakakapag-travel. So, ayan, nakamask lang tayo. Kasi lately, marami nag-chat pa rin dun sa, may mga nag-chat sa akin kung paano mag-apply. So, kayo, nawala pa pong mga experience na factory sa Pilipinas, ay pwedeng-pwede pa rin po kayong mag-apply dahil may mga company sa Taiwan na no need factory experience. Ang importante lang po, makapasa tayo dun sa mga exam and interview. Okay? Dapat ganun lang po yung ano natin. Meron tayong requirements, pasok tayo sa qualifications, at kailangan makapasa po tayo sa interview and exam. So, yun lang muna po yung pwede niyang gawin ngayon habang kayo ay waiting. So, habang waiting po tayo, ha? So, sa susunod po, mag-a-update ako kung paano po ang magiging process na ngayon or open na ba. Kasi ngayong July, kasi naka-level 3 pa rin kami. Alert level 3 pa rin tayo. So, nagiging maganda, mas maganda na pang sitwasyon ngayon dito sa Taiwan. Wag po kayo maglala. Manalangin lang po tayo at makakaalis din po kayo very soon. Naniniwala ko na makakaalis din po kayo. So, ayun lang po. Maraming pong salamat sa panonood sa aking mga video. Sana mapanood niyo yung mga iba pa. Kasi marami na akong na-share about sa application dito sa Taiwan. So, ayun. Maraming pong salamat.